Ito ang kasaysayan ng isang alala, isang lahing magpapatuloy ng tradisyong panghahawakan ng mga susunod na henerasyon. Sa isang isla, bago pa maganap ang pananakop ng mga dayuhan sa maharlikang bansa na kinalakunan ay tinawag na Pilipinas. Isang payapa, maliit, ngunit marangyang sultanato ang tahimik na namumuhay. Tila biro ng tadhana nang sa pagkakasakit ng sultan ay unti-unting nagbago ang dati matikas na pinuno. Tatlo ang anak na lalaki ng sultan. At mula do'y napagpasyahan niyang pumili ng susunod na pinuno ng angkan. Isang pagsubok ang agad na ipinag-utos ng sultan. Bagay na mahigpit na pinangasiwaan ng punong kawal ng kaharian. Sa kanyang pagkauhaw, hiniling niyang uminom ng sariwang buko mula sa pinakamataas na puno na matatagpuan sa isla. Ngunit pawang mga anak lamang ng sultan ang maaaling sumubok. Sa kabutihang palad, mabilis na naakyat ng panganay ang puno. Natuwa ang sultan at hinirang niyang tagapagmanalang trono ang panganay. Isang pamanang santata ang kanyang pakaiingatan. Tanda ng pananakutang ipagtanggol ang nasasakupan sa sandali ng pangangailangan. Lumipas ang ilang araw, muling humiling ang sultan. Sa pagkakataong ito, nais niyang marinig ang matimyas na pagdalit ng mga talata mula sa banal na Quran. Bagamat sinubukan, bigo ang panganay at ang sumunod pa sa kanyang kapatid na mabigyan ng kasiyasiya, tama at payapang pakikinig ang pinuno. Walang ano-ano'y lakas loob na sinubukan ng bunsong dato na bumasa. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ابتلى إبراهيم. Dahil sa angking ganda ng kanyang tinig na mangha ang lahat, agad niyang hinirang ang nakababatang dato bilang tagapagmana rin ng kanyang trono. Isang pamanang bagay ang kanya ring iingatan. Tanda ng karunungang isasalin upang magpatuloy magpakailanman. Bago pumanaw ang sultan ay nagtakubiling. Sino man sa mga angkan ng panganay at bunsong dato ay maaaring pagmulan ng maharlikang kapangyarihan ng pagiging isang sultan. Doon nabuo ang tarsila ng lahing maharlika. Mabilis na lumipas ang panahon at nawalay ang bawat isang miyembro ng angkan. Nabigo ang panganay na dato ng sa kanyang pagsabak sa digmaan laban sa mga dayuhan, siya ay napaslang. Bagamat inagawan ng kapangyarihan at pagkilala, ang nakababatang dato ay namuhay ng simple. Buong puso niyang itinaguyod ang pangangaral hinggil sa mga katuruan ng Islam. Hindi na natin kakayanin pa kung magpapatuloy ang tagtuyot. Mahawa sana ang dakilang lumika at pagkuluban tayo ng ulan. Kailangan natin ng isang tanda. Isang tanda na magbibigay ng pag-asa sa atin. Ang iyong kabiyak na si Maningning. Umilap ang tiyan, mga anak nata. Bisan mo. Sige, maiwan ka muna dito. Ah!
Damo. Damong umusloy. Damusloy. Damusloy. Tama. Damusloy. Isuot mo ito, Damusloy, bilang tanda ng kamarlikahan. Pamana ng ating angkan, tanda ng karunungan. Ingatan mo at pahalagahan. Uy, umulan! Allahu Akbar, umulan! Napakaswerte ng batang ito. Biyaan ka sana ng lakas at talino at ibahagi mo ito sa iba.